binigili yung magandang araw po sa inyong lahat. Si Stephen sa unang pagbasa sa ngayon ay pinatay. Pinatay na mga taong ayaw makinig sa kanya. Sa mas maikling salita ng mga taong matigas ang ulo. Yung mga taong matigas ang ulo sa unang pagbasa na ayaw makinig kay Stephen, ayaw maniwala kay Stephen. Nung siya'y nangungusap, isinara nila ang kanilang tainga. Maganda siguro ang pagminilay natin ito. Ang taong matigas ang ulo, ayaw makinig. Ayaw makinig. Gusto lang pakinggan yung sarili. Kasi akala nila sila ang tama. Maaaring pumapasok sa isang tenga lumalabas ng kabila. Ganun ang mga taong matigas ang ulo. Mas naniniwala sila sa kanilang sariling katotohanan kaysa totoong katotohanan. At dahil dito, handa silang manakit. Handa silang lumaban. Handa silang umatay. Sa Ebanghelyo, sabi ng mga tao kay Jesus, anong tanda ang may papakita mo sa akin na totoo yung sinasabi mo? Ito yung mga taong matigas din ang ulo. Ang kanilang pananaw, si Moises ang nagbigay ng pagkain, ng tinapay. Pero sabi ni Jesus, magnilay kasi kayo. Basahin niyo mabuti. Binigyan sila ng tinapay mula sa langit ng Diyos. Si Moises lamang ang instrumento. Sino nagbigay ng tinapay? Ang Diyos. Pero sa kanilang sariling pananaw, sariling paniniwala, si Moises ang nagbigay ng pagkain sa kanila. Si Moises ang gumawa ng himala. At dahil dito, kailangan nila ng patunay mula kay Jesus. Pero maganda nga yung punto ni Jesus, ano? Basahin niyo muli. Magwilayan niyo muli. Makinig kayong mabuti. Kaya dalawang punto lang ang ating pagninilayan. Ang taong matigas ang ulo, ayaw makinig. Ang taong matigas ang ulo, nagbubulag-bulagan. Huwag matigas ang ulo. Yan ang sabi ng Panginoon. Gusto nating lumago? Huwag kang magbulag-bulagan sa katotohanan. Huwag kang magbingi-bingihan.